Magandang-magandang araw, Pilipinas! Diyos Marinaldo Bicolanja. Welcome po sa isa na namang makabuluhan at mahalagang talakayan dito sa 11th episode broadcast ng ating kaugnay School on the Air on production of high-quality inbred rice and seeds and farm mechanization under Rice Competitiveness Enhancement Fund Program o RCEF dito sa probinsya ng Albay. Hatid po sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, ATI Bicol, sa pagkikipagtulungan sa Albay Provincial Agriculture Office at ng mga lokal na pamahalaan ng 18 munisipyo at siyudad ng Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. At ako naman po si Ate Ella. Okay, so magandang hapon, Ate Ella. Magandang hapon, Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa pila ng mga radyo sa Albay, sa 89.9 Fox FM at 107.9 LGU Pulangi Radio and Internet TV tuwing Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng hapon at alas 4.30 hanggang alas 5.30 naman ng hapon sa 91.3 FM One Radio. Isang oras po tayo tuwing Biyernes. At nagsimula na tayo noong July po tayo nag-umpisa at nagpapatuloy po tayo hanggang sa buwan ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Bali, 4 buwan po tayo magsasama-sama at sabay-sabay na matututo. So hello po sa ating 500 farmer enrollees. So ngayon pa lang po ay kami ay Taos Puso nagpapasalamat na sa inyo sa pagsuporta sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. At syempre, tayo rin ay Ate Ella. Yes po. So, wag na wag po, lagi po natin sa inyong nire-remind na i-like and i-follow niyo po ang tatlong FB pages ni ATI Bicol. So, ang una po is ATI Bicol, pangalawa po is ATI Bicolandia, and of course, pangatlo po is the RCEF ATI Bicol official Facebook page. And syempre, wag niyo rin kalimutan na mag-subscribe at i-follow niyo po ang aming YouTube channel. So, i-search nyo lang po ang ATI Bicol hashtag Sarabay channel. So, sa ngayon po, we have more than 2,000 followers or subscribers wow, na tayo na sa YouTube. So, syempre, dun sa mga nabanggit nating mga radio station, pwede rin po tayong magsubaybay doon. Kasi yes, sila po ay may mga FB page din at sila ay online din. Yes. Okay. So, yan. Siyempre, dadako na naman tayo sa ating kwelang yes, swak na swak na tawagan dito po sa ating School on the Air. Okay. So, ngayong hapon po ang ating pong kakausapin at tatawagan ang ating isa sa mga enrollee. You know? Mga enrollee natin sa munisipyo ng Santo Domingo. So, ito po ang itatawagan na natin kung dapat ay siya po yung ating sasagot. Okay? Okay? So, ayan. Nag-ring na siya. Hello, good afternoon. Yan, good afternoon po. Sir Ruben Balete ng Santo Domingo, Albay. Yes po, sir. Yes po, kayo po ay live na live dito sa ating swak na tawagan sa ating School on the Air. Okay po. So, ang mechanics po, alam mo po naman natin kung anong gagawin natin. So, sasagot lang po tayo sa katanungan. At pag kayo po ay nakasagot, tumpak ang inyong sagot, kayo po ay mayroong marireceive kay Ate Elang token. Okay. So ito po ang ating katanungan. Yes, sir. Apo. Magbigay po kayo ng kahit dalawang rekomendasyon upang makamit ang Key Check 7. Key Check 7 po ay yung ating diniscuss nung nakaraan. Yung pamamahala ng peste. Okay? So dalawa lang po doon sa meron kasing 4 na rekomendasyon. Dalawa lang po sa apat. Ano po yun, sir? Opo. Gumamit ng varieties nagpapatunay ng matibay at angkop sa ating lugar. Number 2, magtanim ng sabayan pagkatapos ng 30 araw na pahinga ng lupa. Wow, yan po. Congratulations po.
Okay. Tama po yung sinabi nyo, yung dalawa. At meron din dito ang pangatlo po niyan ay pagkilala sa mga peste, at yung pangapat ay pangalagaan ng mga kapakapakinabang na organismo. Okay? So, ayan po. Dalawa po yung nabigay nyo. Kaya, congratulations. So, kaya po yung ngayong araw ang nanalo sa ating swak na swak na tawagan. So, pati ka muna, sir, sa mga kaklase mo po sa school. Yeah. Thank you very much. Bati ka, sir. Sino po ang mga gusto natin batiin dyan sa Santo Domingo po? Binabati ko po yung mabuti namin na mao si Geno Gregorio, tapos yung mga classmate ko po sa School on Embry Rice Production and Farm Mechanization and RC Program po. Sa ngalan po nyo, DTI at ng Department of Agriculture, maraming salamat po. Wow, ayan. Maraming salamat din, sir. And once again, congratulations. Congratulations. Okay, thank you. Congratulations, sir, then. Bye po. Ayan, okay po. So, ating pong napakinggan ang ating Sowa and Rolly na galing sa Santo Domingo, at siya po yung ating nabunot para sa ating swak na swak na tawagan. So, okay. Shout out lang po sa Municipal Sowa Coordinator ng Santo Domingo, ang isa sa mga pinaka-active nating Sowa Coordinator na si Ma'am Bimpol Katangay. Wow. Hello po dyan sa mga taga Santo Domingo, Albay. Okay, so sige po. Ngayong ano po, pakikipag-ugnayan na lang po si Ate Ella sa inyo at kung paano po ma-receive yung token na yon. Okay, so huwag na lang tayong patagalin pa, Ate Ella. So, congratulations po again kay Sir Ruben. Yes. Ruben, di ba? Ruben Balete. Balete. Okay. So, ngayong araw po ay sabay-sabay naman nating aalamin at pag-uusapan ang mga aralin kaugnay sa Key Check 8. Okay? So, Friday. Friday. So last episode natin, which is episode 10, i-discuss sa atin ni Ma'am Cindy M. Pardo, ang agriculturist 2 ng DARF-05, ang Key Check 7 o pamamahala ng peste. Ayan. Okay. So ngayon naman po, ang ating pong pag-aaralan ay yung Key Check 8. Yes. So yun po ay ang pamamahala ng ani. Okay. Yes. So, makakasama po natin ngayong araw, ngayong hapon, upang talakayan ang aralin nito, syempre ang aming rice specialist ng ATI na si Sir Jovenel De La Torre. So, Sir Jobs, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Jobs. Maraming salamat, Kuya Mike and Ate Ella. So, muli, magandang hapon sa ating mga farmer enrollees mula sa 15 munisipyo at 3 syudad sa probinsya ng Albay. So ngayong hapon ay tatalakayin ko natin ang pang-8 key check. So tapos na po natin yung 7 key check na kung saan ay ito ay patungkol sa pamamahala ng peste. So ngayong hapon, tatalakayin natin ang 8 key check. Ito ay harvest management o yung pamamahala ng pag-ani or pag-aani. Ang statement po niya ay harvested the crop at the right time or inani ang palay sa tamang panahon. So, ang palay po ay sabi nila ay katulad lang po doon sa prutas na banana. So, kung alin tulad po natin sa standard yung banana ay katulad din ito sa palay. So kapag ang banana po ay hinarvest natin sa tamang edad, sa tamang yung kulay niya at syempre yung tamang taste, yung ideal taste and yung aroma niya. So yun ang magsisilbing basihan para masabi natin na tama yung pagkakahinom. So ang banana ay hinaharvest, pag hinaharvest po natin ng late or lagpas na sa takdang gulang, so
pwede pong iba na ang ating panlasa or iba na po ang lasa ng banana na yon or yung prutas na saging. So ngayon, kapag hinarvest naman natin ng maaga or very early, so ibig sabihin, yung taste niya, pwede siyang hindi tama. Hindi tama yung malalasa natin na hindi pa siya hinog. So therefore, kapag kinumpare po natin naman yung underripe or yung overripe or yung hindi lagpas na sa takdang gulang na kung saan dapat po siya i-harvest, so ang banana kapag nasa ripe maturity naman ay yun yung best quality na pagdating sa lasa, yung taste niya, yung texture niya, and yung aroma niya. So same din po ito sa principle or same din po ito sa palay. So ganun din ang palay, kapag inani natin ng maaga, inani po natin ng tama at inani natin ng lagpas ng gulang, so may epekto po ito sa ating yield or sa ating palay. So kapag napaaga po, ano yung importansya ng palay? So bakit kailangan natin talakayin yung pangwalong ketchup na ito? So ang kahalagan po ng ketchup na ito ay kapag napaaga po ang ating pag-ani, so pwede po yung butil ay maaaring hindi pa hinog. Kasi nga ibig sabihin, hindi pa niya na-reach or hindi pa niya nakuha yung tamang gulang para ito ay i-harvest. And kapag marami naman sa butil, marami naman sa butil ay wala pang laman or tipis. So, ibig sabihin, kapag hindi pa po tama yung ating palay sa tamang gulang niya, so maari pong yung laman nito ay kulang pa or iba wala pang laman o hindi pa sakto o hindi pa tama yung pagkakahinog niya. And mababa din po ang porsyento ng bigas or yung milling recovery natin sa palay. So ang ideal po natin ng milling recovery ay dapat po ay 65% or 65% lamang. And while po yung ating ideal naman na head rice recovery natin ay kailangan ay umabot lang ng 45% or 45%. And isa pang kahalagahan kapag isa pang rason kapag napaaga ang pag-aani natin ng palay, maaring minus isang sako agad bawat isang daan or 100 na maaani natin. So yung potential na maaani natin ng 100, pwede po yung mabawasan ng tatlong na isang sako. So sabihin, so sayang kung mag-harvest po tayo or mag-aani tayo ng maaga. So kapag nahuli naman po or too late or kapag nahuli tayo sa pag-aani, so marami ang maaaring malugas or maduro, di ba? So di ba pag medyo pag grabe na yung pagkakahinog niya, so ang tendency ay nagdudurog, ano, nalalagas yung mga butil ng palay o yung grain shattering natin. And malaki din yung tapon sa potensyal ng ani, na ibig sabihin, maaring higit 3 sako kada 100 sakong ani ang kabawasan. Ibig sabihin, so malaki po yung kabawasan kung sobra naman po yung pagkahinog ng ating butil ng palay. Kapag right timing naman po or tama yung pagkakahinog ng ating palay, ibig sabihin, maganda yung ating kalidad ng ating palay at the same time po, may mataas po siyang market value. Kasi nga, matitest natin o malalaman natin na may mataas na market value ang ating produkto na palay
kapag po ito ay may malaking kalidad or mataas yung kalidad ng ating produkto. And syempre, pag yun nga, mataas ang market value, ibig sabihin, accepted po ito ng ating mga consumer or gusto po ito or preferred po ito ng ating mga consumer. Isa pa po, another importance din ng paycheck 8 kung bakit kailangan i-harvest ng nasa tamang edad ay kailangan po kapag maaga naman siya ay hindi siya bababa sa isa hanggang isa may kalahating porsyento na harvest losses. At bababa po ang low milling recovery niya na umaabot na halos 53% kapag po ay kayo ay nag-ani ng maaga. Kapag too late naman po yung inyong pag-ani, ano, lagpas na po sa takdang panahon, so, ibig sabihin, dapat po hindi makaroon na siya ng halos 3% o 3% na harvest losses. Sabihin, so in 100 kaban po, 100 kaban na maha-harvest nyo, ay yung tatlong sako ay mababawas po yun doon. It's because yung harvest losses. So, even po yan doon sa mga may higher or even doon po sa manual harvesting. Ano? So, kapag naman po mababa yung ating head rate recovery, umabot ng 32%, so for the manual, so yun lang po ang kailangan natin tandaan na sa pagpapagiling po, ano, kapag po tayo ay mag magpapamiling, ano, so kailangan po natin na 32% lang ang madudurog na bigas kung ito ay ginapas o yung manual. And kapag naman po ay gamit tayo ng dimakina sa pag-aani, so kailangan lang po ay halos dapat 38%. Ano? So yan po yung importansya. So kapag tama po yung ating pagkakaan. So ano po yung assessment? Ano yung pagtatayo natin? Ano yung paano natin i-check kung tama ba or nakamit natin yung K-check number 8? Ano? So una, kailangan natin anihin. Anihin natin ang palay. Karamihan sa mga butil ay hinog na or kulay ginto. So alam naman naman po natin na kung ano yung totoong kulay o kung ano yung tunay na kulay ng hinog na butil ng palay. See, di ba? So yellow na siya or golden yellow na siya. So yun yung basihan natin na yung color na yon ng palay ay pwede na siyang i-harvest. So pero kailangan natin, ano ba yung exact na porsyento? So para malaman natin na pwede na siyang i-harvest, so pag 85, ano, so 85 to 90% or 85% hanggang 90% ay golden yellow na or kulay ginto na po yung ating palay, ay pwede na po yun for manual harvesting, no? So yun po yung basehan natin. Kapag manual harvesting ay dapat 85 to 90% ay kulay ginto na or golden yellow po yung ating palay. At kapag gagamit naman po tayo ng rice combine harvester, ito po yung makina na ginagamit natin sa ating palayan, so dapat po ay 90 to 95% ng ating palay ay golden yellow na or hinog. So malalaman po natin, di ba, sa isang ektarya, kung ilang percent na ba yung hinog na palay tuon sa ating palayan. Isa pang assessment po or pagtataya ay kailangan po ay, kung gagamitin naman po ito ay for binhi or for seeds, ano? So kailangan po natin dapat 95 to 100% po ay golden yellow. So iba-iba po ang purpose natin, ano? So una, 85 to 90% kapag manual harvesting, diba? So gamit tayo ng mga panggapas, diba? Yung mga ginagamit natin. Kapag gagamit po tayo ng rice combine harvester, ito po yung dimakina, ito yung makina ang ginagamit natin sa pag-harvest or sa pag-aayin ng palay, dapat po ay 90 to 95%
ng ating tanim na palay ay golden yellow na. So paggamit naman po tayo ay kapag ang purpose naman natin ay gagamitin itong binhi for the next cropping season ay kailangan po ay 95 to 100% ay golden yellow na po yung ating palay. And isa pang assessment, so kailangan po ay nag-iik na ang ginapas na palay sa loob ng isang araw kapag ito ay tag-ulan or wet season at dalawang araw naman kapag tag-araw or dry season pagkatapos mag-harvest. So, di ba? Madali lang tandaan. So, kapag wet season, katulad ngayon, ano kung mga wet season po ang inyong sinasaka, so, kailangan po i-trust nyo agad siya na hindi nalagpas sa isang araw. So, kapag dry season naman po or tag-araw, so, pwede po siya kabot ng 2 days. Pagkatapos i-harvest, saka nyo po siya i-trust. Okay? So, ngayon, alam na natin yung assessment or pagkataya. So, punta na po tayo doon sa mga rekomendasyon para ma-achieve natin yung K-Check 8, no? So, yung pag-aani. So, paano natin ma-attain yung 85 to 90%, 90 to 95%, and 95 to 100% na dapat golden yellow na yung ating butil ng palay. So, una, ang rekomendasyon natin, kailangan po ay patuyuan ang palayan ng isa hanggang dalawang linggo bago ang inaasang araw ng pag-aani. So, di ba, alam naman natin kung kailan yung expected na harvest day natin or harvest week. So, di ba? So, ang iba, umaabot lang ng 4 months. So, pag malapit na po siyang i-aani or alam na natin yung maturity na kung saan pwede na siyang i-harvest, tandaan po natin yung isa hanggang dalawang linggo ay kailan pong patuyuan natin yung ating palayan. So, ano yung purpose doon kung bakit papatuyuan na natin? So, una ay para maging sabay-sabay yung paggulang at paghinog ng mga butil at maiwasang basa ang mga butil sa anihan. So, di ba? So, yun ang purpose noon para mas sa last part ay mas hinog or sabay-sabay, kailangan tuyo, tama yung pagkakatuyo or patuyuan po natin. And syempre, para po pag nag-harvest tayo or nag-aani, ay hindi po mabasa. Ano? Kasi pag may tubig, may tendency po na mabasa yung ating mga butil ng ating palay. Ano? And pangalawa pong rekomendasyon natin ay by the way po doon sa pag-drain po ng palay, kailan po tandaan po natin kung buhaghag po ang lupa ng iyong sakahan, so huwag na po magpatubig ng isang linggo bago anihin. Ano? Kasi tisiwin tama yung texture ng soil natin. So kapag lagkiti naman po siya ang lupa, ano? So sabihin, fine texture siya. So huwag magpatubig dalawang linggo bago anihin ng palay. So sa ganitong paraan po ay masisiguro natin na pantay ang pagkakagulang or pagkakahinog ng mga buti. At ayun. So yun po tatandaan natin doon sa pag-drain or pagpapatuyo ng ating palayan. And pangalawang recommendation po ay kailangan natin ay i-harvest or anihin ang palay na kapag ito ay umabot na ng 85 to 90%, ano, pag ito ay manual or ginapas, ano, paggamit po tayo ng panggapas, and 90 to 95% naman paggamit po tayo ng rice combine harvester, ito po yung makina, and para po yung buti lang pala na yun ay tamang pagkakahinog, ano? So yung yun po yung purpose, yung sukatan po natin kung ilang porsyento. So although sabi nga kapag yung base or yung panicle or yung buhay po ng ating palay ay nasa milky stage pa, alam natin na hindi sabay-sabay yung pagkaka-mature o pagkakahinog, meron po diyan yung ibang mga palay, ano yung ibang mga suwi ay nasa milky stage pa. So, sabihin, so kailan po natin maghintay ng
3 hanggang 4 na araw bago ito ha-harvest. So, para ito masasabi na nasa milking stage po ito. So, pag pinitil po natin yung ating butil lang palay, may lalabas po dyan na parang white starch. Ano? So, puti siya, parang liquid. So, ibig sabihin, talagang nasa milking stage pa yung ating palay. So, nasa stage pa siya ng nasa milking stage pa. So, kailan po ba tinaging tayo ng 3 hanggang 4 na araw para po tama yung magiging pagkakaharvest na rin. Kumbaga, tama yung pagkakahinog nila, pantay-pantay po yun. And another po, kapag rekomendasyon natin ay kailangan po natin sa i-harvest kapag ang moisture content ng ating palay sa tag-araw po ay kailangan ay 18 to 21%, ano, moisture content kapag ito pa ay dry season or tag-araw. And kapag naman po ay tag-ulan or yung wet season, kailangan po ay 20 to 25% ang moisture content. Tandaan po natin. So kung may available po kayong moisture meter, green moisture meter, so pwede nyo siyang gamitin. So malalaman nyo kung ilang percent yung moisture content ng ating palay. So tandaan po natin yung range na 18 to 21% kapag dry season or tag-araw at 20 to 25% naman kapag wet season or tag-ulan. Minsan ang naging basihan natin, dito pag wala tayong moisture meter, 'di ba? So kinakagat natin yung butil ng palay. So one way din 'yon para malaman din natin. And syempre yung pagka another na rekomendasyon ay pagkatapos po anihin, ano, 'di ba? After tayo mag-harvest. So kailangan po ay i-press na yung palay or giikin ang palay na hindi lalampas sa isang araw kapag tag-ulan, ano, wet season. And dalawang araw naman kung tag-araw. So, di ba? So, after maka-harvest, so, tinignan mo. Kung yung season ba ng pag-atinin mo pagka-harvest mo ay nasa wet season, so, kailangan nyo po hindi na siya tumagal ng isa pang, ng, hindi lalagpas sa isang araw. And kapag naman po ay tag-init o yung dry season, kailangan po ay hindi naman siya lalagpas sa dalawang araw. Bakit? So, kailangan po ay huwag natin imbakin yung ang ginapas na palay natin ng higit sa isang araw sapagkat maiinit ito. Diba? So, diba pag tinambak mo siya, so, pag hinawakan mo yung sa gitna na tinambak mo, may feel mo na mainit. Ano? At saka mainitin yung mga butil at pangit ang magiging bigas nito. Kasi alam naman po natin, ano, na ang palay po ay isang hygroscopic. Ibig sabihin, nag-absorb po siya ng moisture or ng water doon sa air or doon sa atmosphere niya. Ibig sabihin, yung na-accumulate niya or na-absorb po niya na moisture or yung water, pwede po yun mag-cause ng ano yan, ng pangingitim na mga butil, di ba? Yung mga discoloration. And pwede maging atakihin ng peste. And syempre, pangit po yung magiging resulta ng bigas na yun. Pag yun po ay pagiling po natin or tigmil natin. And iwasan din po ang mag-iit ng basang palay dahil maraming matatapon at masasayang na butil. So, alam naman po natin, di ba? So, tandaan po natin yon. So, kailangan po, kapag i-iit po natin, dapat dry po siya or hindi po siya basa. Ano? So, para po wala masyadong matatapon at wala masyadong masasayang na palay. Kasi sayang po yung ating pinaghihirapan sa bawat butil ng bigas. Sabi nga, maraming buhay ang masasagip. Ayan. So, isa pa is, kailan po natin sundin ang rekomendadong threshing speed. Ano?
So, ano ba itong threshing speed na ito? So, kailangan po ay nasa 800 RPM ito. So, doon po yon sa mga gumagamit ng engine-driven thresher. So, gumagamit po tayo doon sa mga pangkaraniwang thresher. So, itong RPM na po ito, 800 RPM. So, ibig sabihin po ng RPM, ito ay revolution per meter. Ibig sabihin, ito po yung rotational, ano yan? Rotational na speed or yung frequency ng rotation. Sabihin, yung per minute na pagtakbo ng makina. So, kailangan po ay halos na sa 800 RPM or the revolution per minute. Ayan. So, ngayon, ano yung mga input na kailan natin gawin para makamit natin yung cage number 8? So, una, kailangan po natin i-drain. Ano yun? Patuyuan ang palayan. Isa hanggang dalawang araw, ay dalawang linggo, pagkatapo, before, bago po tayo ay mag-harvest. Ano? So, kung alam po natin, ang harvesting natin ay last week, ay October. So, di ba? So, kailangan, 2 weeks po before ma-October, ay nakapag-drain na po tayo ng ating palayan. Pero tandaan po natin, di ba, sabi ko kanina nga, kapag buhagag ang lupa ng iyong sakahan, so huwag na po magpatubig isang linggo bago anihin. Ano? So kapag naman po lagkitin ang lupa, so huwag na po magpatubig dalawang linggo bago anihin ang palay. So sa ganitong paraan po, mas masisiguro natin ang pantay ang pagkagulang at paghihinog ng pagkahinog ng mga butin ng palay. Ano pa yung input natin o kailangan gawin natin? So kailangan i-harvest po natin or anihin natin ang palay kapag nasa tamang maturity na siya. Sabi nga, 85 to 90% kapag manual harvesting or manumanong ang ating paggamit ng pag-aani at 90 to 95% naman kung gagamit po tayo ng rice combined harvester. And syempre yung ating moisture content, kailangan po ay 18 to 21% kapag tag-araw at 20 to 25% naman kapag ay tag-ulan. So yun po yung ating moisture, kailangan natin ng moisture content. Ano? And isa pa po, kailangan natin i-thresh. I-thresh po siya or anihin natin yung ating palay or giingin natin na hindi lalampas sa isa hanggang dalawang araw pagkatapos itong anihin. Ano? So, isang araw kapag ito ay tag-ulan and dalawang araw naman kung tag-init. So, ano yung mga output? Ano yung output nito pag ginawa natin? Ano yung maging resulta kapag nagawa natin yung mga input o yung mga dapat gawin natin? So, siyempre, pag ginawa natin lahat ng input na yun, so, ibig sabihin, naanin natin yung ating palay ng tama. So, ano yun? Para kailangan natin ay ma-reduce or pabawasan natin yung harvest losses or yung pagkawala or yung pagkabawas ng ating ani. Diba? So, kung nga, kung 100 kabats ang mga ani mo sa isang ektarya, so, yung tatlong sako na dapat harvest losses mo, mababawasan po yun. Na? So, kapag tama po yung ating, tama yung panahon ng ating pag-aani. And, syempre po, ay mababawasan natin or mamiminimize natin yung shattering or yung pagkadurog, yung pagka, yung, pag nahuhulog po yung ating mga palaya, yung mga butil, di ba? So, nagkakahulog-hulog po siya. So, mababawasan po natin yon. And yung immature greens or hindi pa siya hinog, hindi pa siya tama para anihin. At baka para ma-prevent po din natin or yung pagkakaroon ng discoloration or pagkakaroon ng kulay ng ating butil ng palay. Ano? So kasi nga, pag may basa po, so pwede po magkaroon ng discoloration yung butil ng ating palay. At pwede po rin po siyang makrack or ano. So,
mabitak po siya or yung pagkakatrack po niya ay hindi siya ano yan, pangit, ano. So kaya kailangan po natin, and of course yung broken grades. So para po yun maiwasan natin yung, kasi di ba pag crack super maliliit na, so ang tendency, so iba na yung magiging texture niya, so pangit yung magiging resulta. And of course po, pag tama yung ating pagkakaani sa tamang panahon, ay maiwasan po natin yung pest damage or yung pagkakaroon ng peste. Kasi nga, ibig sabihin, tama yung pagkakahinog niya, tama yung pagkakaani, tama po yung moisture content niya or yung halumigmig ng butil, at tama din po yung pagkakatrash niya. And syempre, yung proper storage din nun, na kung saan, i-discuss din po yun sa mga susunod pang episode. Ano? So yun, so yun po yung output natin. Ma-reduce yung harvest losses, ma-minimize po natin, mabawasan natin yung pagka-shatter, daming mahuhulog, and yung mga immature na mga grains, at ka-prevent po natin, maiwasan natin yung pagkaroon ng ibang kulay na hindi naman karaniwan doon sa kulay na ng buti kapag ito ay hinog. And syempre, yung mga broken grains natin, at maiwasan natin yung pagkakaroon ng pest damage doon sa ating buti. Ano yung outcome ito? So, syempre, ang kailangan natin ay dapat high grain quality or dapat mataas po yung kalidad ng ating butil ng palay. Ano yung grain mismo? So, sipi paano yun? So, kailangan po natin sundin yung mga rekomendasyon para matin po natin yung magandang grain quality. Kasi po, pag maganda yung grain quality natin, maganda yung produce natin, maganda yung produkto natin, kapag inalok po natin yan sa market, sa ating mga consumers, so, patok po yan doon. Ibig sabihin, prefer po lang, kasi maganda yung kalidad. Kahit mahal yan, so, ibig sabihin, mag-earn po kayo dyan. Ano? Nikita po kayo dyan, kasi, maganda yung produce mo, compare doon sa hindi magandang produce. So, pag maganda yung produce, ibig sabihin, siyempre yung presyo, maganda rin yung presyo niya. At least, ang ano nun, at the end, mataas yung kita mo, di ba? So, isang outcome mo is high income, di ba? So, pag mataas yung produce natin, mataas yung kalidad ng bigas o yung palay na inani natin, mataas po ang income nun. Ano? So, siyempre pag mataas ang income, sabi nga, yung ating tagline ni Secretary William Dar ay masaganang ani at mataas na kita. So, kailangan po natin maitaas ng halos 50% yung ating kita sa ating pagkapalayan at maibaba po natin ng halos 30% o 30% po yung ating cost of production. And hindi lang po tayo doon nakatuon ano, sa kung saan maganda yung ating produkto na naaani or na-harvest ating palayan. And of course, doon sa income na makukuha natin. Pero kailan pati isaalang-alang yung kailan po magkaroon lang siya ng minimal damage sa environment or kung kaya ay maiwasan. So, kailan po natin pangalagaan yung ating kapaligiran. Ano? Kasi doon po tayo nagkukuha ng ating ikinakabuhay. Ano? Ikinabubuhay natin. So, kailangan, so, sundin natin kung ano yung tama na para sa ating kapakanan sa mga tao at the same time po para sa ating kapaligiran or sa ating sabi nga, Mother Earth. Ano? So, pangalagaan po natin yon. Ayan, so yan po yung ating K-Check 8. So, doon po nagtatapos ang ating talakayan patungkol po dito sa K-Check 8. Again po, ang K-Check 8 ay tungkol po sa pamamahala ng ani or pag-aani na ang statement po ay inani ang palay. Ano? So, inani ang palay sa tamang panahon. So, be careful po tayo doon sa tamang panahon. So, alam po natin kung kailan yung tamang panahon na kung saan kailangan natin anihin yung palay. No?
So yan, so ito pong presentation po ay galing sa Philippine Rice Research Institute. So, sila po yung mga nagsaliksik po nito para po mas mapadali at mas matulungan po tayo na yung technology natin ay mas magamit natin ng tama ano sa ating pagkapalayan at ano yung mga innovations pa, ano pa yung mga kailangan natin mag-focus tayo para maiwasan natin yung mataas na harvest losses. Ano? Kasi minsan, yun yung nagka-cost ng kalugian sa atin. Ano? So, kapag nag-harvest po tayo ay sundin natin yung mga rekomendasyon para po makuha natin yung mataas na kalidad ng ating produkto, yung inaning palay, at the same time, mataas yung income. And syempre, minimal damage sa ating environment. So muli po, maraming salamat po sa pakikinig. So, always po, keep safe always, and keep on learning. Thank you. Okay, maraming salamat po, Sir Jovenel. Ayan, mga farmer enrollees, marami na naman ang nadagdag sa ating kalaman, lalo-lalo sa ating key check number A. Okay? So, sa susunod na linggo, ipagpapatuloy po natin ang ating mga paksang. May kumtayan pa rin sa palay check system. Okay? So, bago po tayo magpaalam, napakabilis po talaga ng oras, ha? So, dadako na muna tayo, Ate Ella, doon sa ating featured... Ano ngayon? Shout out of the week. Sino po ang i-ano natin ngayon? So, ang mga shout out ngayong week ay ang ating mga enrollees galing sa Municipality of Piodoran. Piodoran. Okay. So, hello and good afternoon po sa ating mga enrollees dyan. Si Ma'am Dioreta B. Pilarda, Kimberly E. Pilarda, Myra B. Anuada, Marino B. Anuada, Aileen Tarasmo, Jeneline D. Gamba, Eva B. Gamba, Marjolin J. Reiteran, Darwin P. Natado, ano ito? Loni B. Lorna. Alorna B. Reiteran. Reiteran. Okay. Tracy Pertes, Marvin Gamba, Marites M. Cruces, okay, Cruces, Lolit P. Pilicia, Elmer Reiteran Jr., Elmer O. Reiteran siguro, okay, and Virginia M. Del Castillo. Okay, patuloy mo naman, Ate Ella. Hello din po kay Ma'am Denise Reiteran. Magandang hapon din po kay Sir Eddie C. Riconia. Hello po. Hello din kay Sir Danilo Padilla. Hello din po kay Ma'am Rosie Nova. And of course, kay Sir Jerry Reiteran. So, ang daming mga Reiteran sa Piodoran. Ano, sir? Next is Alden Peleria. Hello po. Next is si Ma'am Noreline Lotino. Hello din po kay Ma'am Mary Jean Rigordo. Ma'am Gloria Borromeo. Rodel R. Binyas. Mm-hmm. And of course, last but not the least, si Ma'am Agrippina M. Reiteran. So magandang hapon po magandang sa inyong hapon lahat. Po. Siyempre, huwag natin kalilimutan ang ating SOA coordinator ng Piodoran. Hapon po sa municipal SOA coordinator ng Piodoran Albay na si Ma'am Flordelen Dolar. Ayan. Okay. So, ayan po. Magandang hapon po sa atin, sa ating mga enrollees dyan. At siyempre, meron ko pa bang isi-shoutout, Ate Ella? Ayan. So, sa lahat po ng mga taga-Albay Provincial Agriculture Office, magandang hapon po. And of course, sa walang sawang suporta po ng ating provincial agriculturist na si Ma'am Sherry Rebeta, and of course ng ating provincial SOA coordinator na si Ma'am Rosalinda Belliolo. Okay. And syempre, ngayong araw po ay ipinagdiriwang ng ating ama ng ating probinsya ang kanyang kaarawan. Yes. Diba? So,
Greetings po from ATIB Call. Siyempre, kasama na rin po natin ang mga enrollees ng SOA, ng programang ito. Aming pong pagbati kay Governor Al Francis Vichara ng isang maligayang kaarawan po sa iyo. Pagpalain po tayo ng buong mga kapay, lalo-lalo po ang, siyempre, ang pinagpapalanlangin natin ay good health. Yes. And then, siyempre, mabigyan pa tayo ng masiglang paglilingkod sa ating mga constituent dito sa probinsya ng Albay. So, happy birthday po. Happy birthday. Al Francis Vichara. Yes. Okay? And, siyempre, may mag-greet daw po ng kay Gov. So, meron tayong special edition ngayon. Nagkasaan po, tatawagan natin siya para makapag-greet sa ating butihing governor. So, siya po si Ma'am Marichu Pebre. Okay, tatawagan po natin. Ayan. Ayan, sana... Ayun. Yun. Magandang hapon po, Ma'am Marichu Pebre. Kayo po ay live ngayon sa ating School on the Air. Babati po kayo ng, di ba, babati po kayo ng happy birthday or maligayang kaarawan kay Gov. Sige na po, patuloy na po, Ma'am. Opo, opo. Mm. Bati na po kayo. Magandang hapon po sa lahat. Mm. Una po, binabati ko po si si Governor Al Francis Vichara ng happy birthday. Wow, yan. Okay, sige ma'am, pa. Happy birthday, Gov. Binabati ko po si Ma'am Cherry, yung technician namin, yung mga kasamahan ko sa School on the Air, si na Alvi Morelio, Elena Prenyanes, Ali Azores, Veronica Guevara, Winnie Sena, Agosto Pedrajita, at si... Ito ba yun? Hindi sa Divina Flor. Yun. Okay, ma'am. So, maraming salamat po. Apa? Maraming salamat po. Thank you so much, ma'am. Marichu. Okay, so... Ayan, nakausap po natin at nagbigay ng kanyang pagbati si ma'am Marichu Pebre ng Ligao City. Okay. So, ano pa, Ate Ella? Sino pang pati mo na ayan, so, happy, belated happy birthday po pala sa dalawa naming colleagues dito sa ATIB Call na si Sir, the King of Corns, ano po, na si Sir Edgardo Nacario, and of course, kay Miss Valerie Banyas. Yeah, okay, happy birthday, okay. And of course, sisimula na natin ngayon, Sir Mike, ang ating weekly greeting sa ating center director. Yes. Kasi ano niya kayo, the birth month ngayon ng aming center director na si Ma'am Elsa. So, ngayon ang una naming week para i-greet siya. So, happy advance. Happy birthday to Ma'am Elsa. Okay. So, napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, sa APAW, at PLGU. Siyempre, pinamumunaan ng ating may karawan, ang ating tatay sa probinsya ng Albay, Gov. Al Francis Vichara, at sa aming center director, si Ma'am Elsa. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na linggo po ulit, same time, same station. Nakasama po natin sa technical side si Kuya Marjan. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. At ako naman po si Ate Ella. At nag-iiwan ang isang masaganang aming mataas na kita, mga kaugnay. Stay safe. Stay home. Together we conquer. We are as one. Just mabalos po.